Sa init ng panahon ngayon, marami ang mas pinili nilang manatili sa tahanan. Ngunit, may mga tao na kailangan pa rin magtrabaho sa ilalim ng tirik na araw. Gaya ng 82 taong gulang na si Nanay Bining Templo, isang street vendor. Umaga pa lang ay inaayos na ni Nanay ang kanyang mga paninda. Buong araw siyang nagtitinda, hindi alintana ang init ng panahon at ingay ng lansangan. May maipantustos lang sa pang-araw-araw na gastusin. Kayo katagal ditong nagtitinda? Hindi pa naman ito nagtatagal. Parang napatigil ako ng lockdown na ngayon. Siguro mga 5 buwan pa lang. 5 buwan po. Bali po, dito po sa pagtitinda nyo pong ito, magkano po yung araw-araw nyo pong kinikita? Hindi, pare-pareho. Siyempre, kung minsan nabinta, kung minsan wala. Saka kinukulang sa puhunan, pambayan sa tubig, ilaw. Ano po yung pinakamaliit nyo pong naging kita noong habang natitinda po kayo dito? Habang natitinda, pinakamaliit, nakaka-100 naman. 100 po. Ano po yung pinakamalaki naman po? Ay, 400 lang. Kasi mahal na ngayon ang tatlo lang, apat na daan ang naigit. Sa sigarilyo po? Oo, 155 na ang isang kaha. Hindi ang apat ay naigit ng 5. Bali, Nay, may mga anak po ba kayo? Oo, maanak ako. Ilan po? Ang anak ko ay 7, pero yung isa ay na-aksidente na. Wala na, aalin na sila. Pero yung marami sa kanila ay malayo nagtatrabaho. Dati sila ay kasama ko. Pero nagsipag-asawa na, may mga kanya-kanya na. Ang malamit lang ngayon is Gigi. Malapit nagbibigay-bigay. Ito nga mga sito. Hindi ka. May isa na babae, malayo-layo din. Dalawa silang babae na malapit dito sa akin. Bali, Nay, kailan niyo po sila huling nakita o kailan po sila huling nangamusta sa inyo? Ay, yung babae ay malimit. Pero yung mga lalaki, ay ilang taon na hindi ka nakikita. Bali, hindi po ba sila tumatawag o nagte-text man lamang po? Kung minsan natawag, minsan natin. Pero yung mga legit,
itinmar. Sa bilis ng usad ng panahon, ang lansangan na puno ng mga nagmamadaling tao at nag-uunahang mga sasakyan. Sa dami ng mga establishmento at iba't ibang uri ng tindahan, kaya't hindi na madalas napapansin ang mga nagtitinda sa gilid ng kalsada. Araw-araw na hirap, pawis at gutom ang kalaban ni Nanay Bining. Sabi nga nila, kung sa normal na araw ay nakakaramdam tayo ng pagod, isipin natin na sa may gilid ng kalsada ay may kagaya ni Nanay Bining, na mas pagod pa pala at kung tutuusin ay mas kinakailangan ng matinding pahinga. Malimit ko makausap, nagbibigay ng pagkain, kung ano nga katulad nito mga kailangan ko pinibigyan. Pero ito ay, itong puhunan ito, ay bigay sa akin ni aking kapatiran. Sumali po kayo sa kapatiran? Binigyan sila, binigyan ako kasi marami sila tinanong sa akin kung ako ay dahil ako nag-a-apply ng trabaho, ay sabi, hindi na daw pwede magtrabaho. Dahil ako daw ay may edad na ay hindi na. Na kaya nagtinda na lamang na ganito. Okay lang sa Panginoon dahil kung magkano ay aking nakikita dito, siya na lamang pinasasalamatan. Pero hindi tira-tira, pinakamataas lang ay 400. Bali na, may kasama po ba kayo ngayon po sa inyong tirahan or wala po? Wala ko yung kasama sa amin. Kayo lamang pong mag-isa doon? Ako yung nag-isa sa aming bahay. Kaya lang nga, ay malayo nga sila. Hindi ko rin alam ano yung mas kalagayan nila. Nay, matanong ko lamang po, paano niyo po napagkakasya yung pong inyo pong na nagiging benta po dito sa inyo pong pang-araw-araw na gastusin po? Eh, kung hindi man magkasya, ibinaubay ako na lang sa Panginoon. Kung ano man meron, sana lang pinasalamatan. Una ay, tinulungan ako ng aking kapatiran, binigyan ko ng mga pagkain. Pero kung sakita, yun ay kulang na kulang. Bayad sa tubig, bayad sa ilang. Binibigyan naman ako ng anak ko, dahil dati sila'y kapisan ko. Bali, Nay, nabanggit nyo po na pito po yung inyong anak at ang isa po ay na-aksidente. Bali, doon po sa pito nyo po, doon po sa natitira nyo pa pong anak is ilan po doon ang inyong hanggang ngayon ay nangangamusta at nakakausap nyo pa? Hindi. Hindi rin ka nakakausap. Hindi ko na alam sila. Kaya lang ay ako na ako'y ina. Kaya ay okay lang. Sinasayo ko sila sa lungat na akin. Pero yung Gigi, talagang malingil sa akin. At naintindi ako, sila, siya, lagi kung wala ako, binibigyan nila. Ako nga na hospital, sila ang nag-alaga sa, sila ang nag-alang akin. Kaya, hindi ko rin alam yung mga malayo, kung ano meron ang kalagayan. Hindi po. Kaya lang. Akong ina, inuunawa ko na lahat. Kung ano nga na inatanggap ko. Sa kabila ng hirap ng buhay, nakakatuwa isipin na anlakas ng pananampalataya ni Nanay Bining. Habang siya ay naghihintay ng bibili, ay nagbabasa siya ng Biblia bilang pampalipas oras.
Ito ang dahilan kung bakit napakapositibo ng kanyang tingin sa buhay. Nabanggit niyo po kanina na hindi po nagiging sapat minsan yung inyo pong kinikita dito sa pagbebentang ito. Nay, paano po yung sa inyo pong pangkain? Pag halimbawa po ay hindi po yung benta niyo po is 100 pesos lang po sa isang araw. Paano po yung inyong pong pagkain? Hindi talaga ang Panginoon dahil ano man ang hirap ko. Ako yung nananampalataya sa Panginoon na may dadating at dadating kahit na tapos ako sa tulad na sinabi ko nga sa'yo kanina na malimit dito may nagbibigay sa akin at yung matulong nyo sa akin dahil naunawaan nila yung kalagaya ko. Pero sa kagaganan naman na nakakaraos din sa tulong po ng iba at na, sa pagbibigay po ng mga pagkain po sa inyo ay doon nyo po madalas kinukuha po ang inyong mga pangkain. Oo, madalas ay binibigyan na lang nila ako. Kaya kaminsan ay nahihiya na nga ako dahil sa tulad na restaurant doon, hindi ako pabayadin kahit na nakatan ang kainin ko. Ayaw nila dahil nakikita nila na gamit na nga ako. Mabait naman sila. Talaga ang Panginoon ay hindi nagbabaya, manalig lang tayo. Opo. Ay, minsan hindi na nga ako napunta, nakakahiya na. At sabi ko nga, ay ako man ay nagtatrabaho na ganito para sa sarili ko lang. Nay, ilang taon na po kayo ngayon po? Ilang taon na po kayo ngayon? Ako sa July 15, 82. 82 po. At sa 82 years nyo po, ay sa tingin nyo po, gaano po kayo kagiting at talaga namang gaano nyo po nakakaya na ang araw-araw na gumigising at para po magtinda at pumesto po sa gilid po ng kalsada. Talaga yung ang manalig ka sa Panginoon. Ano man ang hirap na naradadamo ay kakayanin. Ang tinalaga sa akin ng Panginoon ay maging matatag at madalit sa aking buhay. Kaya ay ang lahat ang Panginoon. Doon ako umaasa. Nay, salamat po sa inyo pong kooperasyon at sa inyo pong pagbabahagi ng inyo pong kwento. Thank you po. Ito ang trolley ni Nanay. Ang katuwang niya sa hanap buhay. Bale, Nay, ano po ang nilalaman po ng inyong trolley? At ano po ito? Bakit po may Biblia po dito? Dito, lagi kong dinadala-dala ang salita ng Panginoon. At himala akong pinagbibinta kaloob sa akin na Panginoon. Nay, ano-ano po ba ang inyo pong mga tinitinda? Yan lamang. Sigarilyo at candy, wala na. Meron po ditong candy, iba't ibang
candy, meron po sigarilyo. May mapupuhunan. Meron din na pa sa isang tinapay, yung biscuit. Yun naman, nasa ilalim, may bandungan lang. Nay, ano po ang purpose ng paglalagay nyo po ng Biblia po dito sa inyo pong trolley? Ito nga, purpose ng paghimala na ano po nga. Naniniwala ako sa himala ng nag-iisang Diyos sa pangalan ni Jesus. Ayan, ang aking pananalig. Nakakalungkot ang realidad na ang katulad ni Nanay Bining na dapat sana'y nagpapahinga sa kanyang tahanan dahil na rin sa kanyang katandaan ay mas pinipiling gumising sa umaga at magbilad sa araw. Kahit malaki ang posibilidad na makakuha siya ng matinding sakit mula rito, gaya na lamang ng heat stroke. Gaano man kapagod, ay hindi humihinto si Nanay sa pagtitinda dahil kailangan niyang kumayod para sa pang-araw-araw niyang buhay. Nay, ano pong plano niyo po ngayon tanghali? Alas 12:30 na po. Paano po ang inyong pangkain? Napunta na lang ako doon sa restaurant. Dala ko ito. Saan man ako pumunta, dala ko yan. Kung saan po kayo abutin at makakita po ng doon mabibilhan po? Doon sa restaurant ni Chris, yung ihaw-ihaw. Doon sa kanto po. Doon po kayo magtatanghalian ngayon po? Bahala na. Baka, lalo pa ngayon ay wala naman kasi nung nabibigpagka. Ngayon pong oras na, mga alas 12 po, magkano na po yung sa tingin nyo pong kinita nyo po dito sa pagbebenta? Ay, wala pa eh. Ah, wala pa po. Dahil pinagbibigyan kayo na nandito merong nabibili ay inaaris. Bumili lang ayang isaya yung nagtitindala na either. Wala pa pong masyadong benta po? Wala pa. Nasa itang nangabot pa dun sa puno. Ay, pagkatating ko na dito, wala pa na. Pero hindi man lagi ganyan. Pagka naman wala akong kausap, may nagladaisan sila. Marami akong kakilala, kaibigan, mga kapatera. Nay, mamaya-maya po ay labasan na po ng mga estudyante. Mamaya po ba ay madami na din po sa inyong bibili or may mga pagkakataon pa rin po na hindi pa rin po kayo bumibenta kahit na madami po ang tao? Oo, may pagkakataong wala talaga. Wala mo talaga. Pero may biyaya naman lagi natin sa akin. Kung wala man mo mabili. Lagi ang Panginoon ay nakaloob sa akin. Lagi naman ang lagi nga tulong niya. Manalig lang tayo sa Diyos, hindi tayo babaya. Talagang wala akong minta. Katulad ngayon, kikita mo, ana. Wala akong binta. Sa init ng panahon, halos lahat siguro ay nagre-reklamo. Ngunit masakit isipin na may mga taong kinakailangang magtiis at magbanat ng buto. Kahit pa sa ilalim ng tirik na araw.